Sorry, ma. Minsan talaga, nakakalimutan ko. Sorry po talaga. Anong ginagawa mo? Yes po, ma. Next time, hindi ko nakalilimutan uminom ng vitamins. Bye! Love you! Vitamins? Kala ko kasi... Wala kaming commitment, no? Wala kaming promises sa isa't isa. Kaya, di na ako maasa kay Lucas. Talaga? Friends lang kami, no? Walang kami. Isa pa, wala na kaming communication since college. Ayun na nga. Kaya akala ko, natalo ka na ng depression. Yun na. Pray lang. Kung lagi kang nananalangin, hindi ka matatalo ng lungkot. Ah, oo nga pala. Sabi ko nga din, ano ba mga pinagpipray mo? Madami. Pamilya ko, pag-aaral, ikaw. Panalangin na sana lagi ka ding bantayan ng Panginoong Diyos. Aisha? Kurni mo! Pero, thank you, ha? Oh, sige. Magbasa ka muna dyan. Kabalak saglit. Hindi lang po siguro naintindihan ni Yola, ma. Opo. Invite ko po siya mamaya. Pwede. Pasensya na. Nagkasakit pa si Sibonso. Okay lang yun, kuya. Huwag niyo muna isipin yung upa niyo. Kamusta po si Bunso? Kuya, okay lang yan. Magiging okay din yung lahat. Basta, lagi lang tayo maglalangin. Wait ka lang. Pag naging okay yan. Invite ko po kayo mamaya, ha? Ay, oo, sige. Salamat, ha. Uy, on time yung rent mo ngayon, ha? Tama yan. Di naman pinagpulot ng magulang natin yung pera natin. Kaya dapat, mas maging responsable na tayo. Meg! Oh, naligaw ka. Alam mo ba, bukas na daw yung start ng pre-defense ng thesis. Ha? Hindi na next week? No, mag-overtime kami mamaya sa dorm. Sama ka? Hindi na muna. Sama ka muna mamaya. Ang dami na nating schoolwork. Kukunanin mo pa to. Basta kung may free time ka, nasa dorm lang kami. Hello, ma. Medyo nagbago lang po yung schedule sa school. Pero kaya naman po kay Manny. Po? Bago ka mamanage ng apartment? Thank you po, ma. Opo, abangan ko siya bukas. Bye po. Saglit lang. Kuya Kaloy? Uy, Meg! Kumusta? Yan ang apartment niya. O nga pala yung pinadala ng nanay ni Maegan para makatulong sa pag-manage ng apartment. Kaloy nga pala. Kuya ni Lucas. Sige kuya, pasa pa na. Uy, answered prayers. Di no. Di naman ako umaasa na makakontakt ko pa si Lucas. Kuya Kaloy, please. Kahit phone number na lang niya. Meg, hindi ko nga pwedeng ibigay sa'yo. Kuya, pwede namang ikaw na lang tumawag. Tapos, kamustayin mo siya. Maegan, tapatin mo nga ako. May pinangako ba sa'yo si Lucas? Naku, kuya, wala po. Gusto ko lang naman makamusta.
okay lang ba siya? Saka kung bakit di na siya nagparamdam. Bakit, Meg? May relasyon ba kayo ni Lucas? Oh, naku, wala po. Magkaibigan lang kami. Meg, kung inilaan talaga na magkita pa kayo ni Lucas, hindi mo na kailangan ipagpilitan pa. Kuya! Huy, kala ko ba? Meg, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Alam mo kasi, Meg, umamroblema kasi ako eh. Saglit lang. Wait lang, may naisip ako eh. Meg, about din sa sinasabi ko kagabi, may problema kasi ako eh. Huy! Ha? Oo naman. Okay lang yan. Huwag na nga lang. Kung ano man yan, okay lang yan. Hindi mo pa nga naririnig eh. Okay lang yan. Kaya mo yan. Meg, may sakit ako. Malapit na akong mamatay. Oo, okay lang yan. Kaya mo yan. Ha? Ano bang problema, Yuna? Wala. Never mind. Ano ba kasi problema, Yuna? Sabihin mo na. Ilang araw ko na kasing iniisip na... Wait lang. Si Kuya Kaloy yata yun eh. Saglit lang. Kuya Kaloy, para sa'yo. Uy! Salamat ha. Ano ba to? Wala lang po. Kuya Kaloy, kamusta naman po si Lucas? Meg? Mo sanang masamain ha. Pero alam mo... Kung nasan man si Lucas ngayon? Mas makabubuti siguro kung... Huwag na natin siyang istorbohin. Okay lang po ba siya? Masaya na siya, Maegan. Pero... Meg! Sana maintindihan mo na ito yung plano ng ating Panginoong Diyos para kay Lucas. Ayoko kasing umasa ka. Mas makabubuti siguro na huwag mo nang makontak si Lucas. Kuya Kaloy, okay lang po. Hindi niyo na po kailangan mag-explain. Kung sa ikabubuti po ni Lucas, okay na po. Ganun naman pala eh. Mabuti yun. Bala po kayo makapagod. Excuse me po. Talong ko lang po sana kung meron pa po kayong bakante dito. Ay, meron! Alam mo, mas mabuti pang si Megan na lang kausapin mo. Uy! Hello! Okay ka lang? Yuna! May bagong tenant! Buba ka lang saglit! Sa bawat ngiti, sa bawat lawanan, sa bawat suyuan, huwag mong malimutan. Gio pala. Nice meeting you. Liga, pakita ko sa iyo unit. Uy! Ha? Ano pala yung sasabihin mo kanina? Wala. Okay na. Magiging okay na ang lahat.
Kuy, bakit mo? Ginagawa mo. Yung ano, bagong dance challenge. Ano yun? Yung sasayaw ka, tapos popost mo sa internet. Oo, uso yun ngayon. Try mo rin. Porket ba uso? Dapat gawin mo rin kahit di mo magandang tignan. Okay, fine. Tigil ko na. Okay ka lang? Ah, ito ba? Nagbabawas lang ang kalat. At kailan naman naging kalat si Lucas? Kaya nga nang sabi ni Kuya Kaloy, maayos na ilagay niya. So, susukuan mo na lang ng gano'n na lang? Hindi naman. Babawasan ko lang yung space niya sa isip ko. Nagbabawas ng space? Para may bagong makapasok? Oo. Ha? Sino? Si Gio ba? Hindi, no. Nadidistract na kasi ako eh. Napapabayaan ko na yung mga responsibilidad ko. Sayang naman. Cute pa naman si Gio. Ano? Ha? Wala. Naisip ko lang kasi, bagay kayo ni Gio. Bakit parang ikaw yung may gusto kay Gio? Hoy, hindi ah. Kakakilala lang namin nun. Hindi naman ako marupok, no? Tsaka, di ba sabi mo dati, yung love, darating sa tamang panahon. Kahit cute si Gio, di ako maghahabol dun. Basta, pag may kailangan ka, text or tawag ka lang. Picture na rin tayo, para sa official friendship natin. Bakit? Bawal ba? May magagalit ka bang girlfriend? Wala lang. Wala akong girlfriend. Okay lang pala eh. Post ko to ha. Sige, pasok na muna ako. May schoolwork pa ako. Ay! Gusto mo? Sa rooftop tayo. Samahan kitang gumawa. Salamat lang. Sanay kasi ako mag-review ng isa. Sige, bye. Uy, si Meg! Uy, Gio, yun na. Hi, Meg. Saan ka pupunta? Sa rooftop. Doon ako mag-review. Samahan na kita. Mas okay din kasing mag-review pag may kasama. Sige, salamat ah. Ibig mong sabihin, wala ka pa ding idea kung nasan si Lucas? Wow. Alam mo ba yun ah? Yung about kay Lucas? Oo naman. Halos araw-araw na yata namin topic yun eh. Oh, ito pala. Dinalan ko kayo ng snacks. Kanina pa kasi kayo dito eh. Uy, salamat yun na ha. Huh? Saan? Sa snacks. Ah, wala yun. Kinuha ko rin naman to sa cabinet mo eh. So, technically, sa'yo rin to. Meg, sandwich. Sandwich. Gio, gawan kita. Sige, thanks. Meg, idikit mo yung palad mo. Makakita ka ng spark. Luma na yan, Gio. Puro kakalokohan. Sige, iwan ko muna kayo dito ah. Kagayak pa ako para sa panata. Wala namang spark. Oh, ayan. Spark. Wait lang. Ibig mong sabihin, kay Meg? Oh, ayan, sandwich mo.
Yuna, wala naman palaman to. Palamanan mo mukha mo! Yuna. Okay ka lang? Ha? Oo naman. Bakit? Ewan, pero parang masama yung loob mo eh. Hindi oh. Okay lang ako. Mukhang ikaw yung problemado dyan. Oo eh. Di ko kasi alam kung paano isolve. Madali lang to. Lahat naman may solusyon. Kailangan mo lang talagang tignan sa ibang angulo yung problema. O, ayan. Okay na. Galing na. Salamat, Yuna. Oo, anytime. Tawag ka lang next time. Lahat, gagawin natin ang solusyon. Bakit? May problema ba, Gio? Oo, Diyos. Nahirapan kasi ako dito sa problem sa Gio. Paano ba ginawa mong solusyon? Ngayon lang kasi yung alam kong solusyon dyan. Ah, okay. Minsan kasi, yung akala mong tamang solusyon, eh, hindi pala uubra din sa problem. Kailangan mo lang balikan yung past problems para makita mo na meron pang ibang way para masolve to. Ayun. Thank you, Meg. Sure. Oh, check mo rin ah. Pa-share ha. Mag-review lang din ako. Snack. Baka gutom ka. Uy, ang sweet mo naman. Pero umiiwas kasi ako sa sweets eh. Pero salamat pa din ah. Talaga? Sweet ako? Oo. Gio, may lakad ka ba bukas? Wala naman, bakit? Kayain sana kita bukas. Sige. Di mo pa nga alam. Oo ka naman agad. Hindi na importante yun kung saan. Basta, andun ka. Puro ka biro. Seryoso, ayayin kita sa Bible study namin. Bakit ako? Wala naman. Gusto ko lang i-share yung faith ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sagot ko na yung dinner mo. Para di ka na mabala magluto bukas. Sige. Balik na muna ako sa apartment. Bukas na lang. Share something? Dinner? Technically, date yun. Di ba, Gio? Meg, mali yata nang intindi si Gio. Po? Saan po? Dun sa pag-imbita mo sa kanya. Di naman po siguro. Maayos naman po yung pagkakasabi ko sa kanya. Ipaliwanag mo na lang siguro ulit sa kanya. Alam mo kasi, mga tao ngayon, ang iniintindi lang nila ay yung gusto nila. Madalas, pansariling interpretasyon lang nila yung sinusunod nila. Baka kasi, isipin ni Gio na niyayaya mo siya ng date. Oh? Sinabi ko naman po sa kanya na Bible study. Pero sige po, kakausapin ko ulit siya. Siya, sige. Alam mo kasi, mahirap yung magkamali siya ng interpretasyon. Sa'yo? Sa atin.
Oh, di ba paborito mo yan? Yan yung mismo mong laging binibili, di ba? Bukas pala, sama kayo ni Gio. So, inaya mo siya sa Bible study nyo? Oh, bakit? Technically, sa akin na to. Pwede kong gawin kung ano kong gusto kong gawin dito. Di ganun yun, Gio. Ano ba akala mo? Na pag binigay ko sa'yo yung puso ko, pwede mo nalang ipamigay sa iba? Ibig mong sabihin? Oo! Bulag ka ba? Manhead? Ganun ba? Yuna, sorry pero si Maegan ang gusto. Respeto man lang sana, Gio. Alam kong hindi ko kayang tapatan si Maegan. Pero konting consideration man lang sana sa feelings ng ibang tao. Oh, yun lang. Okay ka lang? Ano? Hindi ako okay, Meg. Matagal na akong hindi okay. Huwag ka na magkunwaring concerned ka sa akin. Meg, totoo yung narinig mo. Ikaw yung... Gio! Sorry! Pero hindi pwede. Pero okay naman tayo, di ba? Inaya ko pa ako ng date kahapon, di ba? Tayo? Walang tayo, Gio! Hanggang friends lang tayo. Hindi mo lang naiintindihan. Na ano? Dahil ba kay Lucas? Ilan taon nang hindi nagpaparamdam sa'yo yun, Meg? Baka time na para bigyan mo naman ng chance yung iba. Hindi to tungkol kay Lucas. Yung pag-invite ko sa'yo, tungkol yun sa faith ko na gusto kong i-share sa'yo, hindi tungkol sa atin. Faith? Totoo ba yun? O ayaw mo lang talagang harapin yung totoo? Na ako yun nandito at hindi si Lucas. Ikaw yung ayaw umintindi, Gio. Walang tayo. At hindi magkakaroon ng tayo. Nang paglisan mo ang pait ng huling tapo, pinagtagpo, pinaglayo, tila naglalaro. Yan! Bagay sa'yo. Yuna! Tama na, Yuna! Magsama kayo ni Gio! Huwag kang pupunta dito sa apartment! Tama na, Yuna! Bakit mo pinagbabawalan pumasok si Maegan sa apartment? Isa yung may-ari nito. Huminahon ka, Iha! Fine. Sa rooftop ako matutulog. Paasa. Ang bigat-bigat na, Kuya Kaloy. Ang dami ko ng problema. Akala ko kasi, si Gio yung makakapagpasaya sa akin. Pasensya na, Kuya, ha? Ang sakit lang kasi. Masakit? Alam mo kung ano yung ginagawa ko pagka sumasakit yung ipin ko? Nananalangin. Ha? Parang si Maegan.
Eh, hindi naman parang sakit ng ngipin yung problema ko, kuya, eh. Kahit sakit pa yan ng ipin, sakit ng katawan, sama ng loob, ang una ko pa rin ginagawa ay manalangin. Kasi wala namang ibang makatutulong sa atin kundi ang Panginoong Diyos, eh. Umasa rin kasi ako na si Gio yung magiging sagot sa mga problema ko. Alam mo, Yuna, wala sa tao ang solusyon ng mga dinadala mo. Nasa Panginoong Diyos yun. Hindi ko alam kung paano yun, kuya. Hindi mo naman mapipigilan yung nararamdaman mo sa isang tao. Yun ang akala mo, Yuna. Alam mo, ang nakikita mo lang kasi kay Gio yung gusto mong makita lang sa kanya. Kailangan mo ring makita yung maling nararamdaman mo sa kanya. Kung tatanggapin mo na mali, ikaw no mismo yung makakaiwas doon sa maling nararamdaman mo sa kanya. Makita na mali yung nararamdaman ko? Alam mo, kausapin mo rin si Maegan. Sayang yung pagkakaibigan yung dalawa. Sabi na kasi ni Kuya Kaloy na marami ka raw dalahin ngayon. Hindi naman yun malulutas ni Gio, eh. Eh, sino? Ikaw? Ah, okay. Prayer. Tama? Oo, tsaka kung gusto mong pag-usapan. Hindi na. Okay lang ako. Dami mo nang iniisip, dadagdag pa ba ako? Alam mo na. School, apartment, Lucas. Ha? Wala na yung kay Lucas, no? Hello? Ano? Hindi ko alam kung matatapos ko. Okay, salamat. School work? Oo. Kasabay-sabay yung mga deadlines. Malamang, busy ka mamaya. Oo. Pero after choir practice na lang, tsaka start yung school work. Dami mo ng deadlines. Uunahin mo pa yung choir practice, no? Priority ko yung mga responsibilidad ko sa church. Yung iba, pagkatapos ko na lang gagawin. Paano mo pa na-manage lahat yun? Kung sa sarili ko lang, hindi ko talaga kaya. Kapag mabigat na ang lahat, kapag sobrang hirap na, tumitigil ako saglit. Iniyuyuko ko ang ulo ko para manalangin. Tapos,
bigla na lang nawawala yung mga problema mo. Di ganun yun. Kailangan mo lang maghintay sa pag-asa na ibibigay ng Panginoong Diyos. Hindi naman iniiwasan ng pagsubok yun, ha? Hinaharap yun sa tulong ng Panginoon. Ibig mong sabihin lahat ng problema? Alam mo kasi, Meg. Sagit lang yun, ha? Kuya, si Lucas ba yan? Pwede ko ba siyang kausapin? Dito si Meg. Gusto ka daw kausapin. Okay, sige. Mag-iingat ka dyan, ha. I-send ko na lang sa'yo yung address. Sige, bye. Kuya, kumusta po si Lucas? Maegan! Kung para sa'yo, ibibigay ng Diyos yan. Sa paraang hindi mo na kailangang ipagpilitan. Hindi mo kayang tapatan si Lucas. Hindi naman si Lucas yung problema. Wala ka lang sa eksena. Kung wala ako, kala mo na yun. Alam kong kaya kong higitan si Lucas sa buhay mo. Bigyan mo lang ako ng chance. Gio, hindi naman to tungkol kay Lucas. Huwag mo nang ipilit, please. Pero... Uy! Flowers! Para sa akin? Hindi. Para kay Meg. Alam ko, no? Gay, baka istorbo pa ako sa inyo. Meg. Gio, tama na. Hanggang magkaibigan lang talaga tayo. Ang saya kapag nariyan ka, ang sigla. Hoy! Mga sarap pa kayo, eh. Ang ano naman ito? Sarap kaya ito? Sa rooftop. Sige, sunod ako. Kuha lang ko ng snacks. Meg. Ano kasi eh? Teka lang ha. Sigutin ko lang. Hintay na lang kita sa taas ha. Okay. Snacks. Alam kong imposible. Pero sa mga ganitong pagkakataon, na parang ang bigat-bigat na, ikaw po sana yung nasa tabi ko. I love you po. Meg, hindi imposible. Pwede naman akong manatili sa tabi mo. Gio, wait lang. Yes po. Bye. I love you. Mama. Meg, sorry kanina. Gio, ilang beses ka na ba nasaktan? Madami na din. Alam mo kung bakit ka nasasaktan. Kasi nagmamahal ka sa maling panahon at sa maling paraan.
naiintindihan ko. May mga priorities ka. Hindi ko na ipipilit. Nagpunta lang ako dito para makipag-ayos. Friends. Hanggang dun lang, Gio. Tsaka, sasama na pala ako dun sa Bible study niyo. Para naman makabawi ako sa'yo. Gio, mali kung sasama ka dahil gusto mong makabawi. Sana sumama ka kasi interesado ka sa Bible study namin. Sorry. Sige, Meg. Pupunta ako para matuto. Para kilalanin yung faith mo. Ayokong umasa ka, Gio. Kasi gusto kong i-share yung faith ko sa'yo bilang kaibigan mo. Sige, Meg. Pangako. Hindi ako aasa. Subukan ko lang kilalanin yung faith mo. Okay. Sige. Antayin mo ako bukas after class. Tapos sabay na tayo pumunta. Sige. Antayin kita. Yuna, pasok muna ako ah. Oh. Ba't di ka pa nakagayak? Di ba may pasok ka ngayon? Ha? Wala daw. Hindi daw dadating yung prof. Yuna, okay ka lang? Usap tayo mamaya. Okay lang ako, no? Tsaka diba may date kayo ni Gio? Narinig ko kayo kagabi. Ah, yun ba? Inaya ko siya sa church. Mabuti pa, sumama ka na rin. Ipanalangin natin kung ano man yung problema mo. Naku, hindi na. Okay lang ako. Tsaka mas mabuti kung wala ako. Kayo na lang. Sure ka ha? Oo, I'm fine. Sige na, baka malate ka pa. Hello? Oo. Ha? Bakit daw? Okay, okay. Sige, kausapin ko na lang si Sir bukas. Kuya, hindi daw kasi tinanggap ng prof ko yung sinubmit ko kanina. Baka bumagsak ako. Megan, ang mahalaga ay ginawa mo lahat ng mga kaya mo. Pagsubok lang yan. Kuya, ngayon lang din kasi ako babagsak sa school. Ano bang ginagawa natin pag bumabagsak tayo? Bumabangon po. Tama. Alam mo, Meg, ang mahalaga ay hindi bumabagsak ang pananampalataya. Maaaring sinusubok pa lang ngayon. Pero lagi mong ilaga ang pag-asa mo sa Panginoon. Natitiyak ko, merong biyayang nakaabang para sa'yo. Sige po, Kuya. Basta sige. Makakaya mo rin yun. Natutulog eh. Ah, siguro exams nyo na rin. Hindi ka natulog magdamag, no? Hindi, no. Wala lang. Next week pa raw exam. Hindi raw matutuloy ngayon. Sige, kunin na muna ako, ah. Meg, para sa'yo pala. Teka, di ba sa ate mo yan? Importante yan sa'yo. Matagal naman nung patay si ate eh. Tsaka, ikaw na yung ate ko ngayon. Nandun mo ba? Meg, Yuna. Baka pwede kitang tulungan sa schoolwork? Uy, tulong to us, friends. Huwag kang mag-alala. Marami akong free time. Baka lang may gusto ko ipagawa. Sige. Hindi ko pa kasi na-type to eh. Okay lang ba? Oo naman. Kaya ko to. After mo ng choir practice mamaya, tapos ko na to. Salamat, Gio, ah. Malaking tulong yan. Sige. Oh, bakit?
As friends lang yun. Oo na. Ganda ng ngiti. Sige. Kunwari na lang wala ako rito. Sige na, umpisan mo na yan. Gio! Bantayan mo si Maegan, ha? Make sure na tutulungan mo siya every time na mahihirapan na siya sa buhay. Hoy! As friends, ha? Kinikilig ka naman agad. Kung ano sinasabi mo. Sige, boss. Alis na ako. Bukas, magiging okay na lahat. Yun na. Tulog ka na? Puyat ka kasi ng puyat eh. Main mo na tayo. Yun na. Uy. Main mo na tayo bago ka matulog. Yun na. Mahirap magkumwaring di nasasaktan. Pilit ko mang kalimutan mo. Ang paglisan mo ang pait. Matagal na pala tong sakit ni Yuna. Wala ba siyang nabanggit o naidaing sa'yo nung mga nakaraang ano? Critical pa rin ang kondisyon niya. Sabi ng doktor, panalangin na lang ang makapagliligtas siya kanina. Tagal na din siya nakikipaglaban sa depression. Ikaw ay nagpapalakas ng loob niya. Tuloy niya na sana siyang natalo ng depression kung hindi dahil sa'yo. Alam mo, kadalas na ako pinadaldalahan ng magazine na to. Helen daw sa'yo. Dahil sa'yo, nakilala namin ang Panginoong Diyos. Meron na kaming lakas ng loob sa mga pagharap sa pagsubok. Maraming salamat sa iyo, Iha. Kuya! Kung ano man yung iniisip mo, hindi ito ang solusyon. Bakit? Ito ba? Mga gamot ko to. Medyo tumataas na kasi yung presyon ko nitong mga nakaraang araw. Po. Sorry, kuya. Bibilan na lang kita ng bago. Hindi na. Maiba ako. Kumusta nga pala yung grades mo na inaayos mo? Ito, kuya, oh. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Kuya naman eh. Ayan oh. Piniyaga na ako mag-submit ulit ng prof ko. Kaya final grade ko na yan. Sabi ko naman sa'yo eh. Magtiwala ka lang sa Panginoong Diyos. Maayos din ang lahat. Nabalitaan mo na ba yung tungkol dun sa bagong regular na manggagawang na destino sa lokal natin? Opo. Ngayon pa ba siya darating? Siya yung mga kasiwa ng bukti na dito sa atin ngayon. Hello? Meg, kamusta na kayo dyan? Yuna, mabuti naman. Ako? Eto, tuloy-tuloy na ang pagdala sa doktrina. Buti naman, tuloy-tuloy ang pagdalo mo. Ano nga pala pangalan mo kung bago mo magkagawa? Nandiyan ka pa ba?